Ako po si Victor. Nakatira sa isang probinsya ng Antique. Ang karanasan ko pong ito ay nangyari noong medyo bata-bata pa ako. Taong 1987. Antique. Ako at ang tatay ko lang ang namumuhay sa bahay namin. Namatay si nanay noong isinilang ako. Simula noon, hindi na si tatay naghanap pa ng kapalit ni nanay. Yung ikinabubuhay namin ni tatay ay pagsasaka, pagtatanim ng gulay, at pagbebenta ng ilang mga seafoods kung suswertein kami. Sa murang edad, ginagaya ko na ang mga diskarte ni tatay, lalo na kung wala kaming makain noon. O siya, sisimulan ko na ang kwento ko. Baka pagsabihan ako dito na MMK ang kwento ko. Isang gabi, alas 6, sabi ng tatay ko, "Anak, mukha nga hindi maganda ang pakiramdam ko ngayon. Pwede mo ba akong ikuha ng dahong pula sa gubat? Mukhang magkakasakit ako." Sabi ng tatay, noong mga sandaling iyon sagot ko sa kanya. Sabi ko na nga ba tay, kahapon kasi ang tigas ng ulo mo. Sinabihan na kita na huwag kang magtrabaho. Ang sama pa naman ang panahon ngayon. O siya, sige tay, ikukuha na kita. Diyan ka na muna. Kinuha ko yung old fashion na jacket na binili ko noon sa isang ukay-ukay. Malamig ang panahon noon at bago ako umalis ng bahay, sabi ng tatay ko, "Nak, dalhin mo yung lana. Kapag bubulayan, tumakbo ka kaagad papunta dito." Ganon kasi kami sa lugar namin. Laging handa. Kasi hindi natin maiiwasan na mayroon talagang mga masasamang elemento sa paligid natin. Maliban sa lana, kumuha pa ako ng bagakay na armas namin sa bahay. Noong naglalakad ako, nagbabanta pa na papatak ang ulan. Yun nga, pumatak talaga ang malakas na ulan at may kasama pang kidlat. Habang tinatahak ko ang maputik na gubat, hindi pa ako nakakalayo nakapunta sa kung saan ang mga dahong pula. Nakakita na ako ng malaking aso. Naglalakad ngunit hindi niya ako nakita. Hindi ko naman matatawag na bagat iyon kasi hindi niya ako nakita. Nagtago ako sa isang puno. At ilang hakbang na lang ay makakarating na ako sa mga dahong pula. Ang mahal kasi ng gamot noon lalo na kapag sa aming mahihirap. Kaya ang dahon na ito ay ang siyang panlaban namin sa lagnat. Naghintay ako ng ilang sandali. Basang-basa na ako ng ulan at tinignan ko ang lana. Bumubula ito. Unti-unti na akong nakakaramdam ng takot. Hindi ko maitatanggi na natakot ako ng sobra. Nanginginig yung mga kamay ko habang bitbit ko ang bagakay. Ngunit kung babalik ako, kawawa si tatay. Kawawa kami. Kaya noong lumipas ang ilang mga minuto, lumabas ako sa puno na kung saan ako nagtago. Lumapit ako sa puno ng dahong pula. Hindi ko alam ito sa Tagalog, pero nakita ko ulit ang asong itim. Napakalaki nito. At sa sandaling yon, malapit siya sa akin. At nakikita niya ako. Hindi ako makagalaw. Nagkatinginan kaming dalawa ng ilang segundo. Sobrang takot ako at hindi ako makagalaw. Humupa na din yung ulan noong sandaling iyon. At pumasok sa isip ko na mayroong malapit na bahay na kung saan ako naroroon.
Tumalikod na ako sa nilalang na iyon at dali-dali akong tumakbo papalayo sa kanya. Lumingon-lingon ako para makita ko kung sinusundan niya ako. Pero hindi. Nakatingin lang siya sa akin. Kaya nagtaka ako kung bakit hindi niya ako nilapa. Inexpect ko na lalapain niya ako at sasaktan. Ngunit hindi. Sa pagdating ko sa bahay ng kakilala namin ni tatay, sinabi ko sa kanyang tungkol sa asong malaki. Mas natakot pa ako nung sinabi niyang hindi yan aswang. Engkanto yung asong malaki. Pero isang senyalis din niya na lalabasin na mamaya ang mga aswang. Alam ng tatay mo yan. Sagot ko, naku po, paano po ako makakauwi nito? Si tatay ay parang lalagnatin kaya kumuha ako nito. Sagot ng kaibigan namin ni tatay, sige tara, ihahatid kita. Hay salamat, may hahatid sa akin. Siya pala si Tito Ramel. Sa paglalakad namin sa gubat, wala nang ulan. Tahimik na ang lahat at ang naririnig na lang namin ay mga kuliglig. Sobrang dilim at parang iba ang dating ng gubat noong sandaling iyon. Nauna si Tito Ramel at ako ang sumusunod sa kanya. Hanggang sa huminto si Tito Ramel noong malapit na kami sa pinagkuhanan ko ng mga dahong pula. At sabi niya, naririnig mo ba yan? Sagot ko, yung alinmanong, hindi ako pamilyar sa mga tunog kasi hindi naman ako kadalasang pumupunta dito sa gubat. Ang sagot niya, kanina pa tayo sinusundan. Mas tumayo pa mga balahibo ko nung sandaling iyon. Mas tumindi pa ang takot na nararamdaman ko. Sagot ko sa kanya, paano tayo ngayon? Nanginginig kong sabi sa kanya. Sagot niya, kumalma ka. Takot sila dyan sa bagakay. Nang dahil matalim yan lalo na't gawa sa kawayan. Halika, huwag kang matakot. Maglakad tayo. Naglakad kami ni Manong Ramil hanggang sa huminto ulit ito at nagsabing, nandito na siya. Kinuha ni Tito Ramil ang kanyang baril at nagparinig sa nila lang. Huwag mo kaming subukan. Talagang magkakamatayan tayo dito. Wala kang puwang sa lugar na ito kung gagambala ka dito. Hindi natigil ang pagpaparamdam. Hanggang sa naririnig ko na ang mga yapak sa likod ko. Dahan-dahan itong papalapit sa akin. Hindi ako lumingon. Hinanda ko ang bagakay na bitbit ko. Tuloy-tuloy pa rin ang mga yapak sa likod ko hanggang sa tinulak ako. Natumba ako. At tumalikod si Tito sa akin. Doon namin nakita ang isang babae. Napakaitim. Buhag-hag ang buhok. At kakaibang itsura. Aswang na pala ang tumulak sa akin. Sa pagkakatulak niya sa akin ay hindi basta-basta. Malakas ang kanyang puwersa. At parang hindi babae. Tinutukan ni Tito Ramel ng baril ang aswang at sabi ni Tito Ramel, ipuputo ko talaga to sa mukha mo. Ayusin yung pag-iisip nyo dyan. Balik na sa kwento. Ngunit noong pinitik na ni Tito Ramel ang baril, hindi ito pumutok. Doon pa mas lumala ang pagpaparamdam sa paligid. Thank you.
nakakahilo, nakakairita, at talagang kakagawa ng demonyo ang nangyayari noong sandaling iyon. Alam ko, alam ni Tito Ramel na hindi lang isa ang nandoon. Tumakbo kami ni Tito Ramel noong sandaling iyon at dinig na dinig namin na mayroong sumusunod sa amin. Hindi ko man lang nagamit ang bagakay at napansin kong hindi kami malapitan ng aswang. Doon ko lang naalala na si Tito Ramel pala ay isang antingero. Marami siyang koleksyon ng mga anting-anting. Sa pagpatuloy ko, umalingaw-ngaw ang tunog ng isang babae. Sumisigaw ito na parang galit na galit. At noong medyo malapit na kami sa labasan ng gubat, doon kami hinarang ng malaking aso. Sabi ni Tito Ramel, "Huwag mong pansinin ang isang to. Wala to. Mabait ang nilalang na ito. Siya ang engkantong nagpapakita dito. Bilisan mo na. Papatak na ang ulan." Tumakbo kami ni Tito Ramel palabas ng gubat. Sa pagdating namin sa bahay, sabi ko kay Tito Ramel, "Manong, paano ho kayo?" Sagot niya, "Huwag kang mag-alala. Hindi sila makakalapit sa akin." Si tatay ay humingiti lang kay Tito Ramel at nagsabing, "Sus, siya pa. Walang makakalapit dyan. Lalo na't armado ng mga anting-anting." Humihingi nga ako ng isa. Hindi niya ako binibigyan. Maya-maya lang nagpaalam si Tito Ramel sa amin at dali-daling tumakbo pabalik ng bahay niya. Nag-usap kami ni tatay noong sandaling iyon at nag-aalala ako na babalikan ako o gagambalain. Pero hindi ako nagkamali. Noong alas 10 ng gabi, si tatay ay mahimbing nang natutulog. Ako naman ay hindi makatulog nang dahil sa mga nasaksihan ko sa gubat. Maya-maya lang, nakakarinig na ako ng mga yapak sa labas ng bahay. Hindi ako mapakali, kaya ginising ko si tatay. Sinabihan ko siya na may tao sa labas. Pinatay namin ang kandila at pinakinggang mabuti ang mga yapak. Hanggang sa may kumatok ng tatlong beses sa pinto ng bahay namin. Hindi namin binuksan ang pinto, pero paulit-ulit pa rin ang pagkatok. Hanggang sa nakarinig na kami ng hingal na parang nahihirapan. At noong nagsalita ang kumatok ng, "Buksan niyo ako." Sumilip ako sa butas ng pinto at doon ko namukaan si Tito Ramel. Dali-dali kong binuksan ang pinto. Nakita ko si Tito Ramel. Duguan. May mga kalmot sa katawan at naliligo sa dugo. Kinausap namin siya at tinanong agad, "Paano ka nalapitan? Hindi ba epektibo ang mga anting-anting?" Sagot niya, "Marami sila. Mga gabunan. Hindi pangkaraniwan." Doon na nawala ng malay si Tito Ramel. Hindi ako nakatulog noong gabing yun. Hinantay ko talaga na sumapit ang umaga. At noong nagising si Tito Ramel, doon ko nakita ng lubusan ang kanyang mga sugat at kalmot ng mga aswang sa kanya. Parang binugbog talaga siya ng mga yun. Wala namang balak na maghiganti si Tito Ramel kasi hindi niya kaya. Doon na alarma ang mga tao sa lugar namin. Todo ronda yung mga tao gabi-gabi simula noong narinig nilang balita tungkol kay Tito Ramel. May mga pagpaparamdam pa nga hanggang ngayon, pero hindi na gaano kalala. Kaya hinahayaan na lang namin sila. Mahirap kapag may salahing gabunan ang aatake sa'yo. Walang awa.
Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Victor ng Antique.